paghanga ng isang Australian sports commentator dito sa ating kababayan na si Kai Soto. Matapos nga itong naganap na dalawang laban ng Team Pilipinas sa fifth window ng FIBA qualifiers. Yan, matapos mong ilike ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel at pakidamay na rin ang ating opisyal na Facebook page. Pero bago natin simulan, alam mo bang isa ang 1xBet sa mga leading betting company sa buong mundo? Kaya naman huwag nang magdalawang isip pa at tumalpak na! Well, last Monday nga mga bolero, alas 12 ng madaling araw, naganap nga itong ikalawa at last game ng Team Pilipinas this fifth window kontra sa Saudi Arabia. Kung saan dyan, muling nasubukan ang lakas ng mga bata ni Chot. Especially na sa kanilang huling tapatan, nagawa nating matambakan ng malaking puntos ang nasabing koponan. Kaya naman talagang malaking hamon para sa mga bata natin itong kanilang muling bakbakan. Pero ang laban na ito, di naging madali para sa Gilas. Lalo na dito sa magandang depensa na pinakita ng Saudi sa first half ng tapatan. Patunay dyan, yung pagiging low scoring ng ball game. Kung saan natapos ang unang yugto sa score na 31-25, lamang tayo ng 6 na puntos. Subalit sa simula nga ng 3rd and 4th quarter, bahagyang nakalkula ng Gilas Boys itong taktika ng Saudi. Kaya naman kahit papano, nagawa ng mga bata natin na masustain ang kalamangan. Kaya naman dahil dito, natapos ang laban na lamang tayo ng 13 puntos, 76-63. Leading scorer nga on this game ay itong sina Dwight Ramos at Roger Pogoy. Matapos silang kumana pareho ng 13 puntos. Isama pa natin itong 4 na 3-pointers na kanilang nakana sa nasabing laban. Pero maliban dito, talagang pinag-usapan din itong connection nila Scotty at Kai. Good example nga dyan, yung magandang assist na binigay ni Thompson kay Soto na sumelyo nga sa unang puntos ng laban. At syempre, itong alley-oop play ni Scotty kay Kai sa kalagitnaan ng fourth quarter na talagang nagpahiyaw sa marami sa atin. Kaya naman dahil dito, sa back-to-back wins na nakuha ng Team Pilipinas at syempre sa good performance na pinamalas ng ating kababayan kalaban ng Jordan at Saudi Arabia, di na nga napigilan itong isang Australian sports commentator na magsalita regarding dito sa pinakita ng ating kababayan sa naganap na fifth window ng FIBA qualifiers.